Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So hindi na nga nalalayo ang FIBA World Cup 2023. Halos isang buwan na lang nga at magsisimula na ito. Kung ang ibang teams nga ay stacked ang lineup, ang Team USA naman ay hindi mga bigating pangalan ang pinapadala sa World Cup. As of now ay 11 players lang nag-commit na maglaro para sa team na ito. At yan ay si Jalen Bronson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reeves, Brandon Ingram, Mikal Bridges, Cam Johnson, Jaren Jackson Jr., Paolo Banquero, Bobby Portes at Walker Kessler. Magagaling nga itong players ngunit nowhere near sa caliber nila KD, Kobe, LeBron, Steph at iba pang mga superstar na nakasanayan natin na naglalaro para sa Team USA National Team. Sila ay may total of 5 players na All-Stars at ni isa ay wala sa kanilang nagkaroon na ng 2 NBA All-Star Game appearances. Wala nga multi-time All-Star sa kanila. Well, sila pa din ang expected na manalo o natural lang na sila pa din ang pinakakilala na team dahil lahat pa din nga sila NBA players kumpara sa ibang team na may isa o dalawa lamang. Ngunit delikado nga sila. Kadalasan ay nananalo ang Team USA dahil sa talent nila. Overwhelmed nga dito ang ibang teams kahit na mas well coach ito at lamang sa team chemistry. Ganun ba man malabo nga nilang magawa ito. Nakadepende na lang nga ito sa coaching ni Steve Kerr. Last 2019 World Cup kung saan andun sila Jason Tatum, Jaylen Brown, Chris Middleton, Donovan Mitchell, Kyle Kuzma at iba pa, sila ay nagtapos lamang sa pangpitong pwesto. Kaya naman ngayon ay hindi na ako magtataka kung muli silang malalagay sa alanganin na pwesto. Sa palagay nyo ba ay kaya ng Team USA lineup na ito pabagsakin ng mga bigat team sa tulad ng Canada, Australia, Serbia, Slovenia, Greece, Spain at iba pa? Habang ang Milwaukee Bucks naman ay gusto ngang kunin si Kevin Love na isa ding free agent ngayong offseason. As of now ay kailangan nga ng Bucks ng lalim sa front court dahil parehong free agent si Brook Lopez at Bobby Portis. At kapag nawala ito sa Bucks ay malaking kawalan nga ito. Ang dalawang player na ito ay malaking bahagi ng kanilang championship run noon. Bagamat hindi nga kayang tapatan ni Kevin Love ang produksyon na binibigay ng dalawang player na ito sa stage ng career niya ngayon, magandang pamalit na nga ito kung sakali at kaya pa din niya gumawa ng malaking ambag at meaningful minutes lalo na sa mahabang 82 game regular season. Gusto nyo bang mapunta sa Milwaukee Bucks si Kevin Love? Isama na din natin sa update na ito na mananatili sa Chicago Bulls si Nikola Vucevic matapos na pumirma ng 3 years $60 million contract extension deal. Last season nga ay nag-average siya ng 17 points, 11 rebounds and 4 assists per game on 52% shooting sa field. Ngunit ang malaking bagay dito ay naglaro siya sa lahat ng 82 regular season games. As of now, para sa Chicago Bulls ay mainit ang trade rumors regarding Zach LaVine dahil kung itatakbo lang nila ulit ang kanilang big three kasama si DeRozan, hindi nga ito naging epektibo. Bigo silang makapasok sa playoffs kahit na healthy naman silang tatlo. Kaya naman inaasahan ang pagbabago at si Zach LaVine ang pinaka-movable asset nila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?